Magandang araw sa inyo mga kabola. Nandito na naman tayo sa bagong video na kung saan ay pag-uusapan natin ang bagay-bagay sa basketball. Pero bago ang lahat, please like and follow our Facebook page at paki-subscribe na rin ang ating YouTube channel. Ngayon mga kabola, ang pag-uusapan natin ay ang huling laro ng TNT kontra sa Endex, na kung saan si Will McCallone ay natawagan ng flagrant foul 1 dahil sa foul na ginawa niya kay Bobby Ray Parks Jr. Again mga kabola, gagamit na naman tayo ng video clips coming from PBA. At disclaimer na agad, hindi ko po pag-aari ang video clips na yun, kundi gagamitin lamang natin sa ating pag-review at pag-aaral ng larong basketball. At ito na nga mga kabola, nangyari ang insidente under 5 minutes ng third quarter ng kanilang laban, na kung saan natanggap ni Bobby Ray Parks ang bola sa wing from ball reversal at nag-drive hard siya. Doon sa kanyang pag-drive, wala nang ibang nag-help defense kundi si Will McCallone. Pero sa pag-ere ni Bobby Ray Parks ay inunahan niya kagad sa pwesto si Will McCallone, na siya namang naging dahilan kung bakit nag-alangan si Will kung sasabay ba siya o hindi at tumagilid. Pero habang nasa ere si Bobby Ray Parks, makikita natin na binunggu pa rin ng balikat ni Will McCallone ang bewang ni Bobby Ray Parks at naging dahilan ng kanyang masamang pagbagsak. Sa pagbagsak na yon, makikita natin kagad ang kanilang captain ball na si Jason Castro na lumapit kagad sa referee sa ilalim at inaapila yung pangyayari. At matapos nun ay kinumpronta kagad si Will McCallone. Buti na lang nandun din naman si Jerkin niya na inawat siya agad. At si Will McCallone naman ay hindi naman nag-react sa pagkonfronta sa kanya ni Jason Castro. Kaya naman ay madaling napula ang saglit na commotion na nangyari sa loob ng court. Pero sa pagbalik ni McCallone sa kanyang bench, ay kinumpronta naman siya ni Jay Washington na galing sa bench. Hindi yun nagustuhan ni Coach Yeng Yao dahil bilang tatay ay hindi niya papayagan na mabuli ang kanyang mga anak. Kaya naman, ang sumunod na pangyayari ay si Coach Yeng Yao at si Jay Washington ang nagkonfrontahan, at buti na lang naawat din naman yun agad. Pero mga kabola, gusto kong balikan yung insidente na pinagsimulan ng mga ito. Yung foul ni Will McCallone kay Bobby Ray Parks, na kung saan natawagan siya ng flagrant foul 1. Sa pag-drive kasi ni Bobby Ray Parks ay nakita kong napakabilis ng kanyang momentum. At sa pag-ere niya ay inunahan niya kagad sa pwesto si Will McCallone na akala niyang tatalon. Dahil sa ganda nga ng galaw ni Bobby Ray Parks ay hindi na nagawa pang tumalon ni McCallone. Kaya naman ang ginawa niya ay medyo tumagilid siya at binangga niya ang kanyang balikat. Dito ay masasabi kong wala naman talagang intensyon na sakta ni Will McCallone si Bobby Ray Parks. Dahil hindi ko naman siya nakitang yumuko para sa huri ng player. At hindi naman niya ginamit ang kanyang kamay para tapikin ang mga paa ni Ray Parks para lalong sumama ang kanyang bagsak. Bagkus ay ibinangga niya ang pinakamataas na part ng kanyang katawan, yung kanyang balikat, na nagbabaka sakaling mapigilan yung malakas na atake ni Ray Parks. At kung pagbabasihan naman ang reputasyon ni Will McCallone, ay wala siyang ganung reputasyon magmula po nung paglalaro niya sa MPBL. Isa siyang hard worker player, malakas ang katawan, pero walang intensyong manakit sa kanyang kapwa player. At ang inyong lingkod ay may mas malalim na impormasyon na nakuha kay Will McCallone. Dahil minsan kunan na po na ang sipag sa paglalaro ni Will McCallone at nabanggit ito kay Roger Yap. Si Roger Yap lang naman ang isa sa pinakamagaling na naging PBA player coming from Cebu. At sinabi nga niya, ay oo, okay ang bata na yan, masipag yan, malakas ang katawan. Yun lang, minsan may mga magagaslaw siyang galaw na hindi niya sinasadyang makapanakit ng kanyang kapwa player. Kaya naman dahil sa mga yun, ay lalong lumakas ang aking konklusyon na hindi naman talaga sinasadya ni Will McCallone ang nagawa niya kay Ray Parks. Pero ganun pa man, ay tama pa rin naman tawagan ng flagrant foul 1 ang mga ganong klase ng foul, lalo pa kung it will threaten the career of the players. Alam ko mga kabola, ang basketball is a physical game, kaya hindi mo talaga maiiwasan na masaktan mo ang kapwa mo player. Pero sa akin palagay, ang bawat player ay meron obligasyon na huwag madisgrasya ang kapwa niya manlalaro. Kaya naman sa mga ganitong pagkakataon na kahit hindi mo sinasadya ay kailangan talagang tawagan ng flagrant foul 1 para magkaroon ng ultimatum at tanda sa player
na kailangan niyang ingatan ang kanyang mga galaw upang hindi siya makadisgrasya. Again, mga kabola, basketball is a physical game. Hindi mo talaga maiwasang makapanakit ng tao. Pero mas magandang ingatan natin na makadisgrasya tayo ng kapwa player. And regarding Jay Washington naman, I don't think na it is necessary na gawin pa niya yun. Kaya naman, hindi rin nakapagpigil si Coach Yeng Liao na ipagtanggol ang kanyang anak sa loob ng basketball court. Hanggang dito na lang mga kabola, sana nagustuhan niyo yung video na ito at meron kayong natutunan. God bless and mabuhay tayong lahat.